Yan, mga nakaraang mga kabayan. Yan, paalis ako ngayon, magpipick up ako ng Cupra. 21 na sa ako. Yan, hindi kaya nung tricycle mga kabayan, yung ginawa namin kulong-kulong. Yan, kasi ang kaya nun, mga 12 lang, kulang, kaya hatiin na lang namin. Unsi sa akin, kisam, 10 na sa ako. Kasama ko si Mrs. Ayan mga kabayan, si Manny Babo sasama rin daw kasi wala namang ginagawa sa bahay. Mag-joy-joy ride. Dito mga kabayan, tapos may rough road pa yung pipick up namin sa may kwanto mga kabayan, sa may sintro ng bayang, sityo yun ang barangay namin, kaya malapit lang. Dapat talaga mga kabayan may pang pick up man lang na help, kaso wala pang kwan mga kabayan, wala pang pangbili. Yung mga elf mga kabayan, kahit yung second hand lang na surplus Japan, nasa 800,000 pataas. Mayroon namang mas mura, 500. Kaso yung mga mahihinang klase naman yan, yung saka yung mga aqua na yan, gamit na dito sa Pilipinas. Kaya pag-ipon na lang mga kabayan yung medyo magandang klase na. Yan dito mga kabayan, sa daan na to, pag tag-ulan, grabing putik dito. Yan, nakita nyo naman doon sa mga unang upload ko nung dumaan kami dito na talagang putikan. Yan ngayon, medyo maganda mga kabayan. Pantay na pantay. Kasi, hindi gaano umuulan na yung tuloy-tuloy talaga. Umulan man mga isang araw, dalawa. Maganda yung daan ngayon. Yan, ito na yung pinick up namin kwan mga kabayan. Cupra, ayan. Ayan si Sam sa kasi Manny Bob mga kabayan ha. Yan, tuloy na kami mga kabayan. Ayan si Mrs. Kabayan. Pero kayang-kaya naman ang pick up mga kabayan, kaso yung mga bato pag nagbabaon yung pick up nasasagad yung shock, kaya kailangan dahan-dahan. Pero kung sa makina, kayang-kaya ng makina. Dinadahan-dahan ko lang para hindi mabigla yung shock pag biglang bagsak. Yan yung karga kong Cupra ngayon mga kabayan, 10 sako. Pumapatak ng 50 to 60 kilos bawat sako. Yan, sabihin na natin tag 50 kilos ang isang sako, nasa 500 kilos. Pero sobra to mga kabayan, mga 600 to. Yung kisam naman mga kabayan, yung nasa kulong-kulong, parang 8 sako yata yung nakisam. Okay. Yan, simentado na to mga kabayan, hanggang doon na to sa amin. May konti pa palang rough road yung papasok na lang doon sa amin. Yung nakakarga naman kay Manny Bob, 3 sako. Isa mo 8 sa akin, 10. Di bale, 21 sako. Thank you.
Yan, ito na mga kabayan yung pinick up naming 21 na sako. Yan, pero mga lutong-luto na ito mga kabayan. Yan, lutong-luto na ito yung nagdala sa akin. Ngayon, papabilad ko lang kasi kumbaga may kuwan pa siya mga kabayan, no? Parang may mga moist pa. Yan, ito yung araw-araw na ginagawa ko mga kabayan. Yan, ito naman mga kabayan, yung binili ko ito nung isang araw. Kaso mga malalambot na nyog. Yan. Pangit yung pagkakuan mga kabayan, no? Ayun, malalambot siya. Pero luto naman, pero mga kuwan pa, hindi pa tigas na nyog. Yan, makikita nyo mga kabayan, no? Parang mga buko pa, oh. Yan, habang mainit mga kabayan, isang kuwan lang yan, mga pakatanghalian, papatanggal ko na yan. Makasingaw lang yung kuwan. Parang mamasa-masa kasi siya mga kabayan kahit lutong-luto na. Yan. Ganito yung araw-araw ko dito mga kabayan. Yan, maya-maya mga kabayan, pag nailatag na namin to, itutuloy ko na yung ginagawa kong cabinet dito sa kwarto. Yan, tutuloy na namin mga kabayan to ni Edmar itong ginagawa kong cabinet dito sa kwarto. Yan. Dibali, ito yung pinapagawa ko sa kanya mga kabayan, no? Mga shelves dito sa likod ng pinto. Yan. Hanggang dito lang yan mga kabayan, no? Tapos dito may OP na maliit dyan. Tapos maliit na patungan dito, OP na lang yan. Wala nang pinto yan. Dalawang araw hindi kami gumawa dito. Ay, dalawang araw hindi siya gumawa kasi nagpista. Ito nalagyan ko na rin kanina. Ayan, saka ito. Diba, di sa ilalim na lang yung kulang. Sabi ito. Ayan, hinto kami mga kabayan sa paggawa nitong cabinet. Ayan. Ito lang yung nagawa ni Edmar na idagdag ito. So, kaya yung sa taas na yan. So, itong mga patungan ng palata shelves, yan. Yan, ito lang yung mga naidagdag dito mga kabayan. Yan, tapos ito. Yan. Ito mga kabayan, may mga nakahangir na damit dyan. Tapos may pinto dito. Yan, yung bihira lang buksan. Yan, mga patungan, may pinto yan dito. Tapos may lock. Yan, yung hangirad. Yan yung naidagdag ngayon. Tapos ito, napuno ko na ito ng kwan. Yan, kanina wala yan. Buti na lagyan ko bago nag-brown out. Yan, brown out ngayon mga kabayan dito sa amin. Grabing init. Yan, itutuloy namin to bukas na. Kasi sigurado daratingin gabi na naman yung kuryente dito. Yan, yung mga tatapos namin mga kabayan. Di bali, grinder na lang to. Yan. Grinder rin. Yan, ito sana mga kabayan yung panglagay sa shelves. Yan, kasi hindi ko na siya matatabas dahil wala nang kuryente. Yan, di bali bukas na namin itutuloy yun mga kabayan. Ayan mga kabayan, kuwan pala ngayon. Mag-aalas 8. Yan, ang dami ng deliver na kopra mga kabayan. Ayan mga kabayan, oh, nagpagawa pala ako ng uniform ni Sam sa kani CG. Oh. Yan, ito na yung ginawa naming sidecar mga kabayan. Kinargahan yan ngayon ng 8 sako na talagang siksik na siksik. Yan. Subok na. For 50 kilos? Kuan da yan? Estimate ni 800 kilos. Mm. Kita kung 18 sa ako, pigsiring kwinta na lang, pira na. Sobrang kwinta siya.
Yan yung isda ka pala dito mga kabayan. Nasa kuha na to, 3,000 kilo. Yan ito. Yung mga resikada na, yung tuyong-tuyo na. Yan mga kabayan. Tuyong-tuyo na yan. Yan. Saka ito mga kabayan, nabilad ko ito. Nabilad ko araw-araw. Kaya kung mapapansin nyo, wala siya yung lumalagkit. Yung parang mga amag na malagkit. Yan. Kasi ilang... Halos isang linggong hindi umulan ngayon mga kabayan. Kaya nabilad ko itong nabili ko ngayon. Tapos ito, nabilad na ito pero bibilad din ko pa ito ng isang araw. Maghapon pa ngayon, ilalabas ito mamaya. Yan. Tapos pag nabilad ito ngayon maghapon, ihahalo ko na dyan. Sa resikada. Yan, tapos nakapaglabas na rin kami ng... kaunti kanina, yung wala pang nagbibinta ng kopra. Ayan. Mamayang hapon, ihalo ko na to doon sa resikada, yung pwede nang ibinta. Yan, ito yung bagong dating ngayon mga kabayan. Walong sako, iba yung may-ari nito. Tapos ito mga kabayan, pinasok ko na apat na sako. Apat na sako lang itong... Iba rin ang may-ari nito, apat na sako. Yan, ang bibigat mga kabayan. Yan, ito na yung araw-araw na buhay ko ngayon. Kung hindi sa Nyugan, sa mga Bindo, Peace Wi-Fi, dito sa Kopra, tapos minsan naman nakakagawa ako dito sa amin, kaya nung gumawa ako ng cabinet, computer table, kasi nahihirapan ako mga kabayan dun sa kuwan. Sa hindi naka-standard na lamisa. Kaya gumawa ako ng computer table dito sa kwarto namin.